Ayan guys, magandang araw sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and like kung magustuhan mo ang aking video tutorial for today. Ngayon po guys, ay magluluto tayo ng ating pang-lunch. Ang ating pang-lunch na Arabic food, ang tawag nila ay Kabuli Jijat. Yung jijat po ay chicken. Ayan po. Ngayon, nandito po ako sa Oman. Ang lulutuin ko ngayon ay pagkain po dito sa Oman. Meron din po ito sa mga iba't ibang lugar dito sa Middle East. Pero iba-iba po ng tawag. Pero kung makikita nyo po yung aking lulutuin for today, sigurado masasabi nyo na yun din yun. Magkaiba ng pangalan pero yun din yung ano, yung way ng pagluluto na ginagawa ko. At dahil nandito nga po ako sa Oman, ang tawag po nitong lulutuin ko ngayon ay Kabuli Jijat. Ayan, Kabuli chicken po yun guys. Sana po ay magustuhan nyo at huwag nyo pong kalilimutan na i-press natin po yung subscribe para po sa mga bago ko pang ilalabas na video at gusto nyong ma-update at gusto nyo pong matuto ng pagluluto ng mga pagkaing Arabic food, i-press nyo din po ang ating button bell po dyan saka katabi po ng subscribe para po once na maglalabas na po ulit ako ng panibagong lutuing Arabic food ay manonotify po kayo. Yan po guys, enjoy po, sit, relax and enjoy and watch para po matuto kayo kung paano ang pagluto ng Arabic food. Maraming salamat po sa inyo, sa mga sumusuporta na po sa akin. Maraming salamat po. At sa gustong gusto pong sumuporta rin po sa akin para matuto sa mga pagkaing Arabic food, ay welcome na welcome po kayo sa aking channel. Mag-comment lang po kayo below at alam nyo na po, ang ating samahan ay magiging pang matagalan. At ito ay hindi nyo pagsisihan dahil ako po ay isang taong loyal. The loyal din po sa akin. Please po, paalala ko lang po palagi, iwasan po natin yung mga salitang bawal para po hindi po tayo ma-spam, mabasura yung ating pagsusubscribe, hindi po masayang. At kapag po yan ay pumasok sa aking channel, alam nyo na po na magiging magkaibigan po tayo. Kaya iwasan po natin yung mga bawal. Sumunod tayo sa policy para po sa ating ikagaganda at tuloy-tuloy na pag-angat pare-pareho. Maraming salamat po. At ito po, sisimulan ko na po ang aking pagluluto. Sana matutunan nyo po ang aking mga bidyong nilalabas. Maraming salamat po. At ito po, sisimulan na po natin guys. Guys, bali ito ang mga ano, ingredients ng ating kabuli chicken. Ayan, sibuyas at bawang. Ayan, yung chicken natin. Ayan guys, hiwain lang natin sila. Ayan, bali ito na guys, nahiwa ko na. Ito yung sibuyas. Ayan, pahaba ang chop niya. Tapos yung bawang naman, inad-add ko siya guys nito. Ayan, kasi kapag ka dinidikdik guys, ano eh, minsan tumatarsik sa mata ko, kaya ang ginagawa ko, mas maganda pa yung ganito. Aad-arin mo siya. Tapos pag inadad mo siya, may matitira siyang ganito. Ang ginagawa ko naman dyan, guys, inihahalo ko siya dun sa manok na pakukuluan natin. Ito, guys, ganito. Ayan, ito naman yung manok natin. Andiyan na, chop natin siya ng apat na hiwa. Tapos ito yung bawang na natira dun sa pinag-adaran ko. Halo natin siya. Ayan. Tapos nilagyan ko siya guys ng powder na to. Ito. Itong powder na to, inano ko siya, giniling ko siya. Ito siya. Ito yung mga ano niya. Ayan, hill. Ito ang ano, darsin. Tapos ito yung senot. Tapos ito yung korumful. Ayan. Pinag-mix ko siya, tapos minashin ko siya para isang lagayan na lang. Ayan. Pwede rin kasing ilagay din na ganito siya. Pero mas malasa kasi kapag ka ganito. Kapag minashin siya, pag lamurog na guys. Ayan. Tapos itong manok natin, pakukulaan natin siya mga kalahating oras guys. Ang nakalagay dyan, yun nga yung aking minashin na mga ano. Ito. Ayan. Tapos naglagay ako ng
isang spoon na salt, tsaka yung bawang nilagay ko, guys. Ayan. Antay lang tayo ng mga half hour. Tapos, tapos na siya, yung manok. Ayan, tapos ito pa yung ibang ano niya. Ayan, para medyo lumaki yung pasas niya. Tapos ito, guys, ang ginagawa ko dito, pinakukuluan ko siya. Kasi para pag nilagay natin mamaya, madali na siyang lumambot. Matigas kasi siya eh. Ayan, ayan siya, guys. Pinapakuluan ko na siya para lumambot na siya. Ayan, tapos guys, ito yung ibang mga ano niya, picado niya. Ayan, pure butter je. Yan yung gagamitin nating mantika. Tapos, tanggalin natin. Ayan guys, yung sinut. Ayan yung paminta. Tapos, ito yung karamphil powder. Ito siya. Ayan, ito. Ginawang powder. Ayan. Tapos, ito darsin. Ang darsin naman ay ito. Itong karang kahoy, guys. Tapos, ayan, kispara dry. Ayan, kispara dry. Tapos, kispara powder. Tsaka salt. Ayan, ayan yung mga iba niyang ingredients, guys. Ngayon, sisimulan na natin, guys, na mag-gisa. Ayan, guys, lalagyan natin ng pure butter je. Ating kaldero. Ayan, guys. Ayan, ito yung pinakamantika. Ayan, next naman natin yung ating sibuyas. Gustan natin siya. Ayan siya. Tayin lang natin siya mag, ano, kulay ng golden brown. Takpan natin siya, guys. Ayan. Ayan, guys. Ayan yung sibuyas. Medyo, ano na siya, golden brown. Next natin yung bawang. Then, mix natin siya, guys. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng paminta. Ayan, guys. Small spoon lang. Ayan. Then, mix ulit. Ayan. Tapos, next natin, lagyan natin ng sinut. Ayan. Ito yan. Lagyan natin siya ng sinut. Tapos, yung kispara dry. Lagyan natin siya. Ayan. Ganyan siya. Tapos yung spara na minapin na kung konti lang. Ayan guys. Ayan. Tapos mix natin siya. Stack pa natin siya. Mga 5 seconds lang. Ayan. Stack pa natin. Saglit. Ayan. Tapos next natin lagyan ng konting. Ayan. Ayan, darsin. Ayan. Tapos yung ating karamphil. Kunting-kunti lang kasi maitim. Ayan. Tapos salt. Ayan. Ayan, guys. After nun, guys, lalagyan na natin siya ng water. Kunti lang. Ayan. Then next natin, guys, ilalagay na natin to yung pinakuluan kong dengue at saka yung pasas na binabad ko sa tubig. Ilalagay na natin siya. Ayan. Mix. Tapos, guys, ayan. Ihahalo natin dyan yung pinakuluan nating manok. Ayan yung manok. Ilalagay natin doon pati yung sabaw niya. Lalagay natin doon. I-mix natin siya dyan. Ayan. Ganyan, guys. Yung pinakuluan mong manok, ilalagay, sasalin mo siya dito sa ginisa mo. Ayan. Ganyan. Tapos, antayin lang natin siyang kumulo, guys. Ne-next na natin dyan. Siyempre, yung ating rice, ilalagay natin dyan sa loob niyan. Ito naman yung rice nila, guys. Ayan. Indian rice to, guys. Hindi to katulad ng bigas sa Pilipinas. Uhugasan ko siya tapos bababad ko siya na sa tubig. Pag kumulo na yung ating chicken, ilalagay na natin siya doon. Ayan, yung ating rice. Babad natin dyan sa tubig habang inantay natin kumulo yung ating chicken.
Ayan, kumukulo na guys. Dahil dyan, kumukulo na yan. Lalagyan na natin yung ating rice. Ayan guys, lalagyan natin siya dyan. Ayan siya guys. Nandyan na yung rice niya. Kasama na siya dyan sa loob. Tapos aantayin natin siyang mainin. Ayan, ulit ko guys. Ito ay Arabic food. Ang tawag nila dito sa Oman yan ay Kabuli Jijat. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa ibang country dyan, dito sa Middle East yan. Pero dito sa Oman, nasa Oman kasi ako, ang tawag nila dyan ay Kabuli. Kabuli Jijat. Ayan, Kabuli Chicken. Ayan. Meron ding ano, Kabuli Laham, yung karne. Ito namang ginawa ko ay chicken. Ayan. Antayin lang natin siyang maiga yung, ang tawag dito, mainin yung kanin niya. Tapos check natin kung okay na. Ayan, takpan muna natin siya, guys. Antayin natin siyang mainin. Tapos nun, guys, tapos na yun. Ganun lang ka-simple, guys. Ayan, tapos na yung ating Kabuli Jijat. Mamaya, titingnan natin yung, ano niya, pagluto na siya, guys. Ayan, guys, after half hour, ayan siya. Luto na siya, guys. Ayan, inin na yung ating kanin. Ayan. Yan yung ano niya. Finish na ating nilutong Kabuli Jijat. Ayan. Ito na guys, yung ating Kabuli Chicken. Ayan. Ayan. Maraming salamat guys. Sana nagustuhan yung aking video for today. Ang ating menu for today. Sana yung nagustuhan nyo guys.